This is me, Erin. Welcome to Kindergarten, Module 7. Nandito na tayo sa Week 8. Iba-ibang huri na ang pangdama. Mga bahagi pa rin ng katawan. Yung mga iba-ibang pangdama. Katulad ng paningin, pang-amoy, pang-lasa, pang-dinig, at pang-hawak o pangdama. Simulan natin sa pagsulat ng pangalan. Pasensya na pala kayo guys kasi sinisipon ako. Tara, sulat tayo ng pangalan. Tayo sa unang gawain. Bilugan ang mga bahagi ng katawan na inyong nakikita. Ang ulong larawan ay ibon. Hindi natin bibilugan. Kasi hayop naman yun eh. Ito naman ay larawan ng bibig. Bilugan natin dalawang bahagi ng katawan. Ang sunod na larawan ay ilong. Bilugan na natin dalawang bahagi ng katawan. Ito naman ay larawan ng cheek. Hindi natin bibilugan. Dahil pagkain naman yan eh. Ang sunod naman ay larawan ng pangguhit. Gamit naman yan eh, hindi naman yan bahagi ng katawan. Kaya hindi natin bibilugan. Dito tayo sa sunod na larawan. Larawan ng mga mata. Bilugan na natin dahil bahagi yan ng katawan. Sunod naman ay larawan ng balloons o lobo. Hindi natin yan bibilugan kasi hindi naman yan bahagi ng katawan eh. Sunod ay larawan ng braso. Bilugan na natin dahil bahagi yan ng katawan. Sunod naman ang larawan ng tissue. Hindi naman yung bahagi ng katawan. Kaya hindi natin bibilugan. At ang huli ay larawan ng mga kamay. Bahagi ng katawan kaya bilugan na natin. Tapos na guys! Tayo sa sunod na gawain. Lagyan ng check ang pandamang gagamitin. Gagamitin mo sa mga sumusunod na bagay. Ipaliwanag anong sagot. Nakikita nyo ba itong mga larawan na pangdama dito sa itaas? Meron ditong paningin, pang-amoy, pang-dinig, pang-lasa, at pangdama o pang-hawak. Simulan na natin sa unang larawan, dito sa kaliwa. Ang unang larawan ay radyo. Ang radyo ay nagbibigay ng tunog. Kaya ang gagamitin ay pandinig para marinig ang sinasabi sa radyo. Ang pandamang gagamitin ay pandinig. Lagyan na natin ng check ang pandinig. Ang sunod na larawan ay donut. Ito ay pagkain. Ang gagamitin na pangdama ay panglasa. Lagyan natin ng check ang panglasa. Sunod na larawan ay popcorn. Pagkain ulit yun. Kaya ang gagamitin natin ay panglasa. Lagyan natin ulit ang panglasa ng check. Ang sunod naman ay larawan ng orasan. Ang gagamitin natin na pangdama ay paningin para makita ang oras. Lagyan na natin ng check ang paningin. At ang huli ay larawan ng ice cream o sorbetes. Yan ay pagkain. Kaya ang gagamitin ng pangdama ay panglasa ulit kasi kakain tayo. Lagyan na natin ng check ang panglasa.
Tapos na, guys. Ba tayo sa sumunod na gawain. Unang gawain ay kulayin ang mga bagay nakikita ng mata. Paningin. Ang mga nakikita ng mata ay ulap at rainbow at saka libro. Ginagamit natin ang paningin para makita natin sila. Kaya kukulayin natin sila. Kukulayin din natin ang TV. Dahil ginagamit din natin ang mata sa panonood. Ang huling larawan ay batang nag-aanunsyo. Ang gagamitin natin dyan ay ang pang-rinig. Kaya hindi natin ang kukulayan. Tara, kulay na tayo! Sunod naman ay bilugan ang mga bagay na naririnig ng tenga. Nasa gitna ang larawan ng tenga, ginagamit sa pangrinig. Ang unang larawan ay larawan ng bell. Tumutunog yan kaya bibilugan natin kasi naririnig yan ng tenga. Ang sunod naman ay larawan ng talim o halaman. Hindi naman yan tumutunog eh, kaya hindi natin bibilugan. Hindi siya naririnig ng tenga. Sunod na larawan ay cellphone. Tumutunog yan kaya naririnig ng tenga. Bibilugan natin yan. At ang huli ay larawan ng mikopro o mic. Naririnig yan kapag may kumakanta. Kaya bibilugan natin yan. Tara, bilugan na natin ang mga tamang sagot. Ang naman na gawain ay lagyan ng ekis ang mga bagay na naaamoy ng ilong. Nandito sa gitna ang larawan ng ilong. Ginagamit sa pang-amoy. Ang unang larawan ay larawan ng salamin. Hindi yan naaamoy. Kaya hindi natin yan lalagyan ng ekis kasi ginagamit yan sa mata. Sunod na larawan ay mga bulaklak. Naaamoy yan kira mabango. Kira lalagyan natin ng ekis. Ang sunod naman ay larawan ng pabango. Naaamoy yan kira lalagyan na natin ng ekis. At ang huling larawan ay larawan ng sapatos. Yung sapatos na nagamit na. Nangangamoy yan, di ba? Naaamoy siya ng ilong. Tiralagyan na natin ng ekis. At ang huling gawain ay ikuhod ang mga bagay na nalalasahan ng dila. Nandito sa gitna ang larawan ng dila na ginagamit sa panglasa. Unang larawan ay candy. Nalalasahan niya ng dila kasi kinakain natin yan. Kira, ikahon natin yan. Sunod na larawan ay larawan ng damit o t-shirt. Hindi naman natin yan kinakain dahil sinusuot natin yan. Kira, hindi natin lalagyan ng kahon. Sumunod na larawan ay sopas. Kinakain natin yan. Kira, nalalasahan ng dila. Ikakahon natin yan. At ang huling larawan ay tinapay. Kinakain din natin yan. Nalalasahan ng dila. Kira, ikakahon natin. Tara, ikahuli natin ang mga tamang sagot. Tapos na, guys! Huling gawain ay salungguhitan ang mga bagay ng nahahawakan o nadadama namang kamay. Nandito sa gitna ang larawan ng kamay. Ang unang larawan ay unan. Nahahawakan yan at nagdadama ng kamay. Kira sa longguhitan na natin.
Sunod na larawan ay tsokolate. Hindi yan nahawakan o nadadama. Yan ay nilalasahan. Grande na natin sa salungguhitan. Sunod na larawan ay manika o teddy bear. Nahahawakan yan at nadadama. Kira sa salungguhitan na natin. At ang huling larawan ay bola. Nahawakan yan at nadadama ng kamay. Kira sa salungguhitan na natin. Tapos na, guys! Dito na ba tayo sa sumunod na gawain? Lagyan ng check ang tamang pandama para sa mga sumusunod na larawan. Dito sa bilang isa ay larawan ng batang nagbabasa. Ang pagpilian ay paningin at panglasa. Ang lalagyan natin ng check ay paningin. Lagyan na natin ng check. Dito sa bilang dalawa ay larawan ng inaamoy, ang kape o gatas. Pagpilian ay kamay o pangdama at ang pangamoy, ang ilong. Ang lalagyan ng check ang ilong dahil yun ang pangamoy. Dito naman sa bilang tatlo ay nakahawak ng cellphone. Yun larawan. Ang pagpiliin ay paningin at panghawak o mga kamay. Ang lalagyan natin ng check ay kamay o panghawak. Lagyan natin ng check. Dito naman sa bilang apat ay larawan ng kumakain. Ang pagpiliin ay yung pangrinig o tenga at ang panglasa o dila. Ang lagyan natin ng check ay yung panglasa. Dahil yun ang ginagamit sa pagkain, ang dila. Dito naman sa huling larawan, ay larawan ng nakikinig sa music o sounds. Nakasuot siya ng headset. Ang pagpilian ay pangrinig, mga tenga, o ang ilong na pangamoy. Ang lalagyan natin ng check ay itong pangrinig o tenga. Tapos na tayo, guys! Tapos na tayo sa ating module. Mga bahagi ng katawan at iba-ibang uri ng pandama. May natutunan ba kayo sa ating module? Abangan ang susunod na bahagi ng ating module with A. Salamat po sa panonood. Sana patuloy kayong matutok sa ating kindergarten module serie para sa masusunod natin video. Gusto niyo bang ating module? Ano bang hintay niyo? Like and share niyo yan sa kaibigan niyo. Bye guys!